Baka sa mukha ni Chris Aquino ang kasiyahan at excitement sa kanyang pag-uwi sa kanilang bahay sa Quezon City dahil after almost 3 months of staying in Puerto Galera because of the lockdown and coronavirus, ngayon ay masayang babalik si Chris Aquino sa Quezon City para na din i-celebrate ang 25th birthday ni Joshua. Narito ang kanyang post sa Instagram. We got all our clearance and permits. Now we're ready for the first part of our journey home. Just in time for Kuya's birthday tomorrow. A special thank to you, WBR, for letting and Randy, aka Hello Kitty, stay to help us. It's been almost 3 months, but everyone at Sunset and the Puerto Galera LGU really made us feel welcome. Thank you to Doc Oka for helping mend my left hand and Doc De Los Reyes for regularly checking Kuya Josh, Bimb, and me. Matatanda ang naikwento ni Chris noong May 26 ang nangyari sa kanya. Ayon kay Chris, nagkamali siya ng pag-inom ng pain reliever kaya naman nagkaroon siya ng bad allergic reaction and 5 days before swelling finally subsided, ang sabi niya. At ingat din ang kanyang paliwanag sa mga tao na ikwento rin ni Chris na nagkaroon din ng sakit ang kanyang kamay because pinakialaman niyang electric fan na gusto nga niyang itaas o ibaba ito but what happened is bumagsak ang electric fan kaya naman nadamay ang kanyang kamay. Alam ng marami na medyo clumsy si Chris Aquino and they're very very careful daw dapat si Chris when it comes to her doing some things at home. Maraming mga kwento si Chris Aquino before na nadulasin siya sa CR and good thing meron nga siyang mga kasamang personal assistant to help her. Ayon sa mga kaibigan ni Chris, dapat daw mag-ingat ito. Ilan sa mga kaibigan na nagpaliwanag at nagsabing dapat mag-ingat si Chris ay si Gideon Peña. Ayon kay Gideon Peña, I always get a mini heart attack whenever I have to give you your meds because of probabilities like this. Hope you are feeling much better now. Take care. Nag-comment din si Chinita Princess or si Kim Chu at sinabing ingat Ate Chris, get well soon. Pati si Mela ay nagsabing take care Miss Chris, we will pray for your health. Ilan pang mga artista tulad ni Carmina Villaruel ang nagsabing get well soon ni Ninang Chris at si Isa Calzado ay nagsabing hope you feel better soon. Kaya naman masayang masaya ang mga tao because they were able to see Chris Aquino going back to Quezon City at maayos na rin ang kanyang pakiramdam. Samantala, ibinahagi din ni Chris Aquino na tomorrow nga ay birthday na ni Josh at nagpakita rin siya ng isang picture na kung saaning nakita ang natural curl ng buhok ng kanyang binata. Pero ayon kay Chris, parang ayaw ni Joshua ang ganitong buhok dahil nga naiinita na siya. Sa kanyang post sa Instagram, sinabi ni Chris na she's very excited to celebrate the 25th birthday of his son. Narito ang kanyang post sa IG. By tomorrow, his birthday, he'll get his haircut and he'll be shaved. But I wanted all of you to see Kuya Josh's natural curls. A part of me wants to make him grow his hair some more but he's already complaining about the heat. My panganay will turn 25 in a few hours, a full year older than I was when I gave birth to him. In many ways, we've grown up together and his innate kind-heartedness, generosity, and his ability to only see the good in all situations inspire me to be the best mama I can possibly be. Whenever you comment that you feel I'm a good parent, the truth is, how could I possibly be anything less when I have been blessed with such loving sons? Happy birthday, Kuya Josh. Thank you for filling my existence with love. Sa message nga nito ni Chris, maraming mga netizens at even mga kaibigan niya ang talaga namang na-touch sa sinabi nito ni Chris. Isa si Arby Chanco, Carmina Villaruel at Love Angelin Quinto ang nagsabi ng happy birthday kay Josh. Pati na rin si Jody Santa Maria at kaibigang si B-Boy Arboleda ay hindi pinalagpas ang pagkakataon na batiin ng happy birthday si Joshua. Napakabilis nga panahon ayon sa mga netizens na 25 years old na si Kuya Josh. Kitang-kita rin natin na si Kuya Josh ay well-trained, maraming talent na ipinapakita, he knows how to play the piano at talaga namang napaka-sweet sa kanyang ina. Kaya naman sa amin lahat dito sa Pinoy Showbiz Latest, binabati namin si Joshua ng 25th birthday. Happy birthday, Josh, and God bless.